Magandang araw mga chusero at mga chusera. Sorry, medyo ma-echo kasi nandito tayo sa sala namin at medyo bato-bato siya. Pero ngayong araw na ito ay napakasaya kasi pupunta tayo ng Divisoria. Siyempre malapit na ang Kapaskuhan, panahon na ng exchange gift, ng mga parties. At siyempre may mga pangangailangan din sa bahay na sa Divisoria makukuha mo ng napakamura. Pag tuwing nagpupunta ako doon, nagtatanong yung mga tao, uy, nagdi-Divisoria ka pala, bakit ka nandito? Bawal? Bawal Divisoria? O kung hindi nalalaman ng mga tao, ako po ay laking Maynila. Kumbaga, sa Santa Cruz kami talaga, tsaka sa Tondo, nagkamalay, namulat ng lubusan. Lubusan talaga. Tuwing Pasko, kami ng lola ko, ang tawag sa kanya ng lahat ng tao, si Mami. Lahat kahit hindi namin kamag-anak, Mami, Mami. Si Mami, dinadala niya ako lagi sa Karyedo, sa Recto, sa Ilayas, sa Tabora. Mamimili kami ng pang Noche Buena sa Central Market kasi ganun ang gawain ng lahat ng mga tao. Kung gusto mong makatipid at sa isang lugar mo makikita lahat ng pangangailangan mo, pumunta ka ng Divisoria. So, tara, samahan niyo kami mag-Divisoria tayo! Yay! 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 Dami-dami namin in-order, kinakain ngayon kasi kailangan namin ng energy bago kami mamili. So, pumunta kami ng Shilin sa Lucky China para mag-energize. Pero ang totoo, para makababoy. Super sarap! Bibilan ko yung nanay ko ng charms kasi naniniwala kami sa ganito eh. Para hindi na tayo makikigulo pag mag-Chinese New Year. Nandito tayo sa 999. Tapos ang ganda nito kasi ngayon lang ako nakakita na may flowers. Dati parang gems lang. Kasi may flowers na. Magkano po ulit? 2,000. O, murang-mura lang. O, pwede po ba 2,500 na lang? Dinagdagan ko. Tapos nalugi pa ako doon sa pagtawad ko. Parang mali. Sige, pili tayo para makahanap kayo ng magandang mga pampaswerte. Dinagdagan lalo. 2,800 daw. Oh, daging 3,800. Ano ba? Laki 8. Ayaw mo, no? May 8. Oh, 8 na lang. Para talagang laki. Parang namali ako ng tindahan na pinunta. Parang minalas ako, hindi ako sinuwerte. Pili tayo, pili. Yan. Kung nagtataka po kayo bakit ang ganda-ganda ko ngayon kasi nasa loob ng ring light yung camera. Ito na. Nagkaalaman na ngayon kung ano ang mga kailangan binibili. Long, bayani, kung ano-ano nila tayo sa kalang mga tao, nakakatawa. Okay. Ang dami naming nahanap. Tapos dito may nakita namin sa may fashion watches. Pagpasok mo ng, ha? Diyos ko, nagbablog ako. Sige na, magpicture na tayo. Nag-i-spill ako. Tapos, nakikiano? Nakikisa. Sige na, ganyan. Okay.
may bayad na. Ipapaulit ulit. De. Kumukuha ako na. Hindi ko na nagawa yung spill ko kasi nagpa-picture na. Okay. Ay, ayan na yung mga bakla. Oh, ayan na sila. Mga mamshi! Oh, picture one, tayo. Mas magaganda sa akin. So, papa, one, two. Thank you. Tignan mo siya, nag-lipstick siya. Oh. Ay, sus! Okay, so nakabalik na tayo. Galing na tayo ng Divisoria. Tapos syempre, kailangan ipakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili natin para malaman nyo kung worth it ba yung makisuong sa traffic, yung init, yung siksikan. Actually, ang best talaga na panahon para pumunta ng Divisoria is bago mag-end yung November. Kasi holiday ng last week ng November. So itong third week ng buwan ay wala pang masyadong tao. So kanina, dumating kami ng Divisoria mga bandang 10:30 ng umaga. Layo kasi ng bahay namin, so nakarating kami 10:30 ng umaga kahit maaga kami umalis. Tapos nag-park kami sa Lucky China, kumain muna kami, and then simulang 11 hanggang 2 o'clock lang mga chusera tsaka chusera. Tatlong oras, ang dami-dami ko nang nagawa, ang dami-dami ko nang nabili kasi meron akong tina-target na items at naggawa ako ng listahan. So magiging worth it ang punta ng Divisoria kung organized ka, prepared ka, at saka alam mo na agad kung saan hahanapin yung mga bagay na kailangan mo. Maraming trial and error, ilang beses kang pabalik-balik ng Divisoria para makabisado mo siya. Pero titignan natin kung yung mga items ba ay okay lang bang bilhin na lang sa iba or pupunta talaga tayo ng Divisoria. So, eto siya. Item number one. Nakabili ako nito, 'di ba pinakita ko sa inyo to kanina. Ito yung charms na nanggaling mismo dun sa tindahan ng mga Chinese natin, mga kaibigan, at binless siya talaga. So ang pinili ko para sa nanay ko is jade. So alam naman natin na yung jade, napaka all around niya pagdating sa blessings, pag suot-suot mo siya. So sabi dito, jade stone, overall good luck for business, health, career, success, wealth, prosperity, and protection. Solves problems and heals sickness. O, oh, diba? Ang gilmat siya. Lahat na nasa kanya. So, meron pa siyang box na ganyan. So, pag binigay mo as a gift, ang ganda na niya. O, oh, ready to ano na siya. Ready to go. Okay. At dun din sa same store na yon, kasi marami tayong nakikita online na akala natin ay magaganda at saka original. Siyempre, dahil stone siya or precious metal or mineral siya, dun ka talaga bibili sa kung saan man yung precious gems. Precious gems! So, eto, medyo nauuso siya. Item number two, jade roller. So, sabi nila pag ganyan-ganyan madumi siya sa mukha mo, babata ka. Kaya binili ko siya. Kasi wala lang, para lang malaman ko what the fuss is about. Kaya bumili ako, baka sakaling huwag nyo na napansinin masyado na akong haggard kasi diretso from Divisoria pag uwi namin, nag-ano na ako ng aking Divisoria haul. Okay. Okay. Item number 3. So, nagkataon lang na meron siyang parang jade na ganitong parang handle. Nakabili ako sa tabi lang nung bilihan ng mga gems ng Curl Lash. For some reason, may tindahan doon ng mga brushes, ng mga pag pumunta pala kayo ng 999 Mall, kung saan ako napadpad, mahanap nyo yung isang malaking tindahan na punong-puno ng makeup brushes, accessories, makeup kits, mga beauty blender, meron na nga din silang hairspray at saka hair straightener, curling iron. Doon nyo ito makikita. So, ang murang-mura lang niya, hindi ko na lang sasabihin kung magkano, pero tinignan ko siya online. Parang 10% lang siya ng actual cost. Tapos pareho lang siya ng quality kasi bumili ako online nito. Tapos nakita ko yung exact na product na to sa Divisoria. Tapos exactong ganun din siya. So, mag-Divisoria na lang kayo. Okay. Item number 3. So, ang dami ko nabiling mga brushes. Ayan siya. So, sobrang dami niya. Tsaka beauty blender. Mga pang abu-abubot sa makeup kit ko, pandagdag sa collection ko sa makeup kit. Pero ito, nirecommend talaga ito nung si ate sa Glad King. Isang set na siya. Tapos, mga besh, mga chusera,
200 pesos lang siya. Nakakaloka. Ayan, no? Ang dami niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 na po siya. Ayan na po yung laman niya. Kompleto na siya. May pang crease, may pang lagay ng eyeshadow, meron para sa lips, meron para sa eyebrows, meron pang pang dust nung loose powder sa ilalim ng mata. So, kompleto na siya. Ayan. Kumuha ako ng dalawang kulay. Isang black tsaka isang gray kasi bibigay ko yung isa sa kaibigan ko. Okay. Tapos ito, sabi nila na nauuso daw yan. Hindi ito sa akin kasi hindi ko to personality. Hindi ako mahilig ng mga makukulay na mga pang-bagets na ewan. Pero yung mga kaibigan kong mga may kulili sa utak. Kulili sa utak! Na parang akala nila unicorn sila. Binili ko sila ng makukulay na mga brush na ganito. Mermaid brushes daw yung tawag nila. Kasi may mga pabuntot sila ni Jezebel sa dulo. So, binilan ko sila ng pang blush on, tsaka pang ano rin nila, eyeshadow. Yan. Tapos, syempre ito, microfiber na beauty blender. So, ang difference na dun sa ordinary, mas nag-a-absorb siya ng product. Tapos, kapag hinugasan mo, mas madali na i-clean. Tapos, syempre, yung quality niya, mas tumatagal siya. So, 100 pesos lang itong beauty blender na to. Naloka talaga ako. So, bumili ako ng 6. Nakakaloka. Para ipapamigay ko sa mga kaibigan ko. Para masaya sila ngayong Pasko. Okay. Tapos, syempre pa, dahil alam nyo na, wala tayong pilik mata, bumili ako ng dalawang klase ng lashes. So, isa yung pang day wear, yung pang ordinary lang na mga pag may mga guesting ako ng mga morning show, mga talk show, ganyan-ganyan lang para kumukusap-kusap yung mga mata natin. Ganyan. Ayan. Okay, bumili ako ng marami nito kasi mabilis itong maubos. Tsaka ayoko nag-uulit kasi dahil nga laging na-irritate yung mata ko, pagkatanggal ko sa kanya after ng taping, tinatapon ko na siya. Pero ito yung natuwa talaga ako kasi nakita ko to sa Bangkok. Slightly mahal siya. Ang mura-mura lang pala nito sa Divisoria. Grabe, itong 3D lashes na to sa Bangkok, parang 150 baht siya. So parang 270 pesos siya sa Bangkok. Yung 3D false lashes, it's made from human hair. Tapos parang may iba-iba siyang layers. Hindi lang siya isang tuwid na ganun ng hair. Kaya siya 3D lashes. 100 pesos lang mga besh. At tatlo na siya. O, diba? 3, 3, 3. Basta, i-divide yun sa 3, yung 100 pesos. 33.33333. Yun ang cost ng bawat isang pair. Kaya bumili na ako ng maraming ganyan. Okay, next item, makeup naman tayo. Bumili ako ng ganitong eyeshadow palette na puro neutrals. Kasi dahil nga hindi ako mahilig sa mga makukulay na ano kung wala namang kakwenta-kwentang panahon. Eh, mahilig lang ako sa nude. So, kumuha ako ng may mga shimmer, merong mga nude tone na matte, yan. At saka may mga dark ano din pag gusto ko mag-smoky eye. Tapos, nabili ko to dun sa tabi ng Glad King na sa tabi ng bilihan ng lashes. Medyo manipis din siya, so gusto ko yung ganitong packaging kasi pagka bumabiyahe ako, yung daladala kong makeup kit, isang square lang siya na 6x4 inches na makeup kit na miniaturized nung malaki kong makeup kit kasi ayoko nagdadala na madami. Plak, paglagay kong ganun, kompleto na siya, nandito na lahat ng bet kong kulay. Tapos, bumili din ako nung mas maliit pa niya, para kung sakaling gusto ko ng retouch kit ko na version nung maliit ko na mas maliit pa, ayan, meron siyang parang ganito na shade na neutral din. And then, bumili din ako ng dual na ano, na bronzer tsaka highlighter. Ayan, bumili din ako ng ganyan. Okay, besh. 100 pesos lang yung mga chusero. Huwag kayong ano, choosy pa kayo, Divisoria nga, diba? Okay. At anak ko, gusto to ng mga ano, mga bagets. Nakita ko yung isa kong pamangkin. Sabi ko, bakit ka ganyan? Parang nakainom ka ba? Hindi, tita. Ang tawag dito, drunk blush. Wow, drunk blush. Drunk blush. Okay, paano yan? Tapos nakita ko nilabas niya to. Tapos, binanoy niya lang. Parang hanggang dito sa tenga yung blush on niya. Tapos, blush-blush siya. Tapos, binaganyain niya lang. Ito pala yun. Tapos nakita ko ang daming ganito sa Divisoria. Anak, bumili nga ako. Bumili ako marami. Bumili ako ng 10 nito. Tapos papamigay ko ito sa mga maaarte kong mga pamangkin. Pati na rin yung maaarte kong mga kaibigan. Bibigyan ko sila kasi ang mura-mura lang niya. So, hindi ko na nasasabihin kasi nakakahiya kung gano'n siya kamura. Para pumunta na lang kayo ng Divisoria para makita rin yun. Okay, next.
finally, after a very, very long search, nahanap ko na yung glue ng lashes na hiyang sa akin. So, nabili ko na siya kanina sa Divisoria. At eto yun, ginamit sa akin to nung isa kong makeup artist. Marie Beauty. It's a Chinese brand. Tapos meron na rin siyang kasama na parang ganito yung parang pang gano'n mo, pang tulak mo nung pinipokat mo at pinakabit mo siya para saktong-sakto siya dun sa eyeline mo. At ano daw, nagla-last daw to ng 2 months kung araw-araw ka daw nagpipilik mata. Sabi ko naman kay ate, nakakatawa naman yung araw-araw ko nagpipilik. Lagi may show? Eh, taong bahay ako, hindi naman ako yan. Ganyan siya pagka binabiyahe tsaka magkadikit na siya. Lagi lang ako nasa bahay. So, pagka lang kailangan ng extra push, kailangan natin magmukhang ano, isda. Yan ang gagamitin natin. Okay. Tapos syempre, bumili din ako nung ano, nung lalagyanan ng makeup, bumili ako ng big version tsaka small version ng lalagyanan ng makeup. So, ito siya. Ito, wait. Papakita ko sa inyo. Ayan siya. So, may zipper siya na ganyan. I really like the geometric pattern on this. Alam ko may designer brand na ganito yung mamaya i-research ko kung ano siya. Pero ayan siya. Para meron akong lalagyanan ng mga brush set na nabili ko. Okay, ang next item sa ating haul ay clothes. So, maaga akong naghahanda para sa summer kasi it's my favorite season talaga. Paborito ko yan kasi gustong-gusto kong nagsusurf tapos pumupunta sa beach. So, pinaghahandaan ko na bumili ako ng cover-ups para sa swimsuit ko. So, this is the first cover-up I bought. Ang cute niya, ang ganda ng color niya. Tapos may pagka parang bolero yung end ng sleeve niya. Pag malamig na, after mo mag-swim, pwede mo siya ipatong on top of your bikini. Tapos ang ganda ng color niya. Nakaka-girl yung color. Ayan. Bumili rin ako ng ganito. Kasi minsan, kahit na hindi ako ma-colorful na mga tao, may mga panahon na yung kulay na lang ng damit mo yung nakakapag-uplift ng mood mo. So, bumibili ako ng paminsan lang naman. Kunyari, may PTA sa school ni Kaya, o kaya meron akong kamit na client na mga sweet na mga bride, na ganyan. Siyempre, pa-sweet din tayo. Ayun, may mga sweet number din naman ako na binibili. Nakakaloka. Hulaan nyo mga chosero kung magkano yan. Sige nga, hulaan nyo. 150 pesos lang. Ayun, nakakalapa rin. So, ayan pa. Medyo may dark din ako na kinuha. Cute din siya. Navy blue at saka blush pink naman yung combination. So, kumuha din ako ng red. Ayan. Para talaga namang, ganyan ako eh. Pag nagustuhan ko kasi yung isang, ano, damit, tinukuhanan ko ng lahat ng magandang kulay niya. Okay. Ito pa, pang summer din to. So, pag pumayat na ako ulit, susuot natin siya. Yung merong pa-cortina ni Mayor na nagagana pa yun. Diba? Parang sa road jeep. Nasa ilalim ka na yung ano, nasasakyan mo. Paputa ka na biyahing Quiapo. Yan yung blouse na binili natin. Cute siya. Very bohemian. Oh, nabili ko siya. 150 lang din, mga chusero. Oh. Okay, next. So, pag may meeting ako, minsan ayoko masyadong nagpa-power suit kasi nai-intimidate yung mga clients. Kaya gusto ko minsan nakaparang, ano lang ako, formal na, semi-formal pala, sorry, na clothes. So, tapered pants, tapos knitted na tops. Kaya bumili ako ng mga ganito, iba-ibang kulay. Bumili ako ng, nakaka-burberry siya, ano, diba? Parang ano. So, yan. Tapos, I'll pair this with a slim cut black pair of pants. Tapos, loafers. Yan. Tapos, meron ka lang tote bag. O, diba? Cute na. Ayan. So that's it, mga chusera, yan po ang aking Divisoria haul. Sana po natuwa ko kayo. Para dun sa mga gustong magpunta ng Divisoria, lagi lang pakakatandaan na umalis sa maaga at umalis din ng Divisoria, pauwi sa mga bahay ninyo ng maagap. Dahil pag inabot po kayo ng traffic sa Recto, sa Soler, sa Reyna Regente, ay makabukas na po kayo makauwi. So, umabta doon ng handa, may dala po sana kayong eco bag, kumain po kayo ng mahusay, uminom ng tubig, kasi may mga lakaran po kayo talaga na gagawin. Tapos po, huwag na po kayo magsusok ng alahas, huwag na po kayong magre-relos, or yung mga telepono ninyo, ilagay ninyo sa bag nyo. Mas maganda kung naka-fanny pack kayo or belt bag para nakikita nyo siya sa harapan nyo talaga. Para lahat ng mga gamit nyo po ay ligtas. Other than that, enjoy Divisoria. It's the best shopping place in the whole of Manila. It's a bargain's dream. A bargainer's dream.
At kung gusto po ninyo ng Christmas shopping, kompleto po talaga lahat doon. Yung mga pagregalo po ninyo para sa sarili ninyo, or wala lang, kung gusto niyo po mag-start ng sarili ninyong business online or sa kung anumang platform. Salamat po sa panonood. Thanks for watching. Subscribe to my channel and give this video a thumbs up. Thank you so much, everyone. Bye!